Magkakanvas ako ngayon ng pagpapagawa ng pipe ko. Dito, may kumakalansing dyan. Oh, ito na, Baymax. Bukas ba? Ayun, bukas sila. Press the button. Okay. Tignan natin yung mga pipes dito. Ayun. So mag-sound check tayo. Napili natin ito. Ito mangyayari pag hindi quality yung gawa. Sound check. Mga umpay, magkakanvas ako ngayon ng pagpapagawa ng pipe ko, no? Kasi may napansin ako eh, may kumakalansing sa pipe ko. Kala ko sa makina, kinabahan ako. Napansin ko sa meat pipe, siguro yung ano, yung resonator niya eh nawalan na ng fiber sa loob. O hindi ko alam, baka yung pagka-weld nung pagka-welding ng bakal sa loob ng resonator ng parang screen eh natanggal sa pagka-welding kasi minsan babad kasi yung throttle. Tendency kasi nun eh umiinit yung pipe natin, umiinit yung mid pipe, nagbabaga yun. So kung hindi matibay yung pagka welding nung pipe eh matatanggal talaga yung pagka-welding nun. Tsaka napansin ko din, medyo nag-iba yung tunog eh. Hindi katulad dati na solid talaga yung tunog niya. Kasi maganda. Ayan, tabi lang tayo dito. So ito, papakita ko. Kung maririnig nyo, dito, may kumakalansing dyan. Medyo, ewan ko kung rinig sa video. Ayan, makalansing siya. So patayin natin yung makina. Yung dito. Ayun. Tinig nyo. Maingay na siya. Di ko alam kung dun sa loob eh dito banda baka yung pagkaka-welding nung parang screen eh natanggal na. So ayun. Yun nga yung naging problema and siguro kaya natanggal yung pagkaka-weld kasi minsan babad nga tayo lalo na pag nasa expressway tayo. Babad yung throttle, ano? So, advice lang sa inyo mga umpay, yung mga gusto magpalit ng pipe dyan, gagastos na lang din naman kayo, doon na kayo sa quality na gawa, ano? Para di na kayo paulit-ulit pang gumastos. Ayan, since nag-antipolo ako, pinakamalapit kasi sa akin dito na paggawaan ng pipe is yung VMAX. So, let's see ngayon. Tingnan natin kung magagawan tayo ng bagong resonator. Tatanong ko muna kung magkano yung resonator. Eh kung pasok naman sa budget natin, kung kaya. Try natin magpagawa ngayon. Eh, ayoko nang lumayo eh. Dito lang kasi sa Taytay yung VMAX. Malapit lang sa akin. Tsaka para maayos na eh, no? Tingnan natin, kung medyo pasok pa sa budget, baka bumili din tayo ng bagong canister, no? Gagastos na lang din kayo mga umpay, sulitin nyo na, no? Huwag nyo nang tipirin, kasi the more na nagtitipid tayo, mas lalo pa tayo napapamahal, eh. So, mamili din tayo ng pagpapagawa natin, make sure natin na quality. Quality yung gawa, no? Para hindi masakit sa ulo. And, trusted naman si VMAX kasi madaming positive review din kay VMAX, di ba? Tsaka VMAX yan, kilala natin yan. So bakit pa tayo mag-hesitate na? Parang uulan na naman. Dapat pala, hindi ako naglinis ng motor. Alam mo, may sumpa kasi yung pag-wax na yan, eh, no? The more na naglilinis ka ng motor, tapos lalo na pag-winax mo, mas lalong umuulan. Eh pag hinaya mo naman madumi yung motor, hindi naman uulan. Ayan si Manang, anong ginagawa niya? Please
grasya ka po. Oy, mga bikers ha. Huwag naman kayong ganoon sa daan. Huwag naman kayo sa gitna. Ako, nagbabike din ako, no? Yan yung pinagkakabalaan ko ngayon. Nagbabike ako. Huwag tayong pakalat-kalat sa daan. Kasi bilang motorcycle rider tsaka siklista din, yun nga, minsan may mga mabibilis na motor na kotse, hindi tayo mapapansin, mga bikers. So delikado pag nasa gitna tayo. Ha, inquire na tayo. Press the button. Okay. Ba? High tech pala dito. Ha? Lunch break. Ah, lunch break ba? Ako, paano ko malalaman yung presyo? Ako, naka-lunch break pa daw sila. So, tignan natin yung mga pipes dito. Ayun. Dami ah. So, kailangan ko malaman kung magkano to. Eh, may mga canister sila dito. Ayun, titanium, merong carbon. I think legit na carbon na tayo yung mga carbon nila dito. Ayan. Hinahin muna natin yung reso. Wala, lunch break pa. Hanggang ano oras daw? May bago pa tayong subscriber dito kaya si Kuya. Kuya, anong pangalan mo? Hello, nice me. Ayun. Ikaw Kuya, anong pangalan mo? JB. JB, ikaw? Ayan, so shoutout sa inyo. Ano. What's up? So, eh mga customer din sila. So, pila tayo. Ilang motor pa? 1, 2, 3. So, meron pa doon. Bago tayo. So, along Highway 2000, pag galing kayo ng Kainta, ng Antipolo, yan, Highway 2000, tapos pag diretso yan, C6 na kasi to. So, dito naman yung located ng B-Max. Yan. Ayan, so, balikan ko kayo after lunch break nila. Kasi naka-lunch break po daw sila. So, walang mag-i-entertain muna sa atin ngayon. So, mga kumpay, pagaling ko lang sa V-Max. So, nagpagawa na ako ng resonator. So, kukuha lang ako ng pambayad ngayon. No? So, ang price ng resonator nila for NK400 is 6,000. 6,000 yung price ng resonator. Then, may ino-offer sila na canister doon. So, pag kasama yung canister, mid-pipe with resonator plus canister, 8.5 lahat. For me, okay na yan. No? Good price na yan para sa quality na gawa. No? So, sinisimulan na ngayon yung mid-pipe with resonator na pinagawa natin. So, let's see mamaya kung baka magbago yung isip ko. Magpakabit na din ako ng bagong canister. Ito na nga ba sinasabi ko. Pag naglilinis ako ng motor, umuulan. Ayun, umaambun, no? So, after natin kumuha ng cash, babalik ulit tayo sa V-Max para sukatin naman yung mid-pipe. Sukat ng mid-pipe na appropriate para dito sa motor natin. Dito na ako ngayon ng kumpay sa V-Max. Yan, si Kuya Jerry, siya titira nung ano natin, bagong pipe. Pwede ba yung ano, yung yayamanin boss ko, yun pa rin yung gagamitin. Para kunyari mayaman ako. Ito na nga ba sinasabi ko eh, kaya ayoko naglilinis ng motor. Kasi umuulan, kaya nakapulik. Pulik all the way. Ito yung ipapalit na resonator yan. Bigat din pala, ano? Parang capsule. Ha? Kita nyo naman yung gawa talaga. Quality. Pag V-Max, quality talaga. Bola lang yan. May laman na fiber. O yung luma kong pipe.
Yan. Ito mangyayari pag hindi quality yung gawa. Balancing. Ah, putol sa loob. So, nakapag-decide na din ako na bibili ako ng canister ngayon. Buong ano, buong pipe papalitan. Bibili. Ay, mili tayo mamaya ng canister kung anong maganda. Ito, sample na natin. Ano, gusto ko ito, titanium. Mga titanium. Testing natin yung mamaya. Sound check. NMAX. Ayan. Ayan, walang silencer yan. Ayos. Maintain nakita ko eh. Overtime kami na magsasara dito ng ano ng shop. Hoy, hanggang anong oras kayo ngayon? 6. Shout out kay JD. NMAX niya. Siya yung kasabayan to. Kargado. Kargado ng suot. Ayun. Shout out kay Ate. Binigyan niya ako ng discount. Ate, magkano yung discount ko to? So time check tayo ngayon, 5:33. So hanggang alas 6 lang tong VMAX ng open. Tayo yung last na customer na makakalis dito. So ginagawa pa din hanggang ngayon yung motor natin. Sobrang excited ako. Tagal na ako naging tour sa kanila ng 5. Ngayon lang talaga ako nakapagpagabi. Yan, so sound check natin mamaya pag tapos na. Woohoo! Buna! Yung resonator na yun. Na yung pipe natin. Ayan, sound check. Ayan, bago na yung pipe natin. So, syempre, gawang VMAX yan. So, ayan, hindi na ako nakapag-vlog kagabi, no? Pagkatapos gawin tong pipe natin kasi nag-overtime na din sila. So, natapos to, almost magsa 7 PM na. So, ayan, no? Pasensya. Nahiya na nga ako dun sa gumagawa kasi kay kuya at kay ate na nagbabantay. And ayun, yun ang maganda sa kanila kasi hindi nila minamadali talaga yung trabaho.
So pupunta ako ng VMAX ngayon kasi babalikan ko yung luma kong pipe doon. Kukunin ko lang siguro yung canister na luma. Eh yung lumang mid pipe, di ko na kukunin yun kasi wala naman akong paggagamitan. Napansin ko nag-iba yung hatak, no? Medyo mas may hatak siya ngayon. So alam natin na hindi sungaw yung pipe natin kasi grabe, parang plus horsepower. Ganda ng tunog. Mas happy ako and satisfied ako sa gawa ng VMAX. Yung canister na lang kunin ko, ate. Iwan ko na dito yung ano, mid pipe. Yan, oh. Ito na lang, kuya. Ayan, thank you. Oh, junk shop niya na eh. Sira na yun eh. Okay, ang ganda ng performance. Saya ako eh. Sige ate, thank you. Ayan, sila ate, yung mga kasama ko nag-overtime na ginawa to. So, ayan mga umpay, maraming salamat sa panonood. And maraming salamat kay VMAX Racing, no, para sa napakagandang paggawa ng aking pipe. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking channel, ano pang hinihintay mo? Hit that subscribe button, ano? Woo! So this is Wardogs again!